guys, so here we go again. At nandito tayo sa Binondo at naghahanap tayo ng sakit ng paa, ng kakalakad para lang makatikim ng mga masasarap na pagkain and inumpisahan natin dito sa Wying. Kasama natin si ate ko, si Dr. Gracie. And ayan, so pagbungad mo pa lang, makikita mo na kung ano yung mga pwede nilang ihain at busugin ka. So eto na si Chef. Pini-prep yung ating order and ayan, no? Open kitchen tayo. So lahat ng pwede nilang i-steam and I guess nauubos yan kasi sa dami ng tao. And kilalang kilala itong Chinese resto na to. So si Chef, ayan. At nire-ready na yung ating isa sa mga in-order nating asado, pork asado. Ayan. So makikita mo kung gaano kalinis at paano nila pine-prepare yung ating kakainin. One thing na napapansin ko sa mga Chinese resto, hindi sila after dun sa talagang aesthetic. Pero sa tingin ko pagka nagiging successful yung kanilang resto, they leave it as is. Kung paano nila inumpisahan, ganun din. Siguro merong mga sinusunod silang mga bagay-bagay. And eto na. So, nag-umpisa na maghain si ate. Hindi pa ako nakakaupo ng maayos eh. At nag-iinit ang puwet. Eto na, ang bilis ng serving nila dito. So, meron tayong beef noodles, meron tayong chicken feet. Ayan na yung asado natin with rice. And meron tayong spare ribs. Ayan, inuumpisa na ni ate. And kakaiba yung kanilang noodles. Hindi siya matigas, hindi rin siya malambot. Tapos kulay orange siya. I guess it's Hong Kong noodles yung ginagamit. Ayan. And yung beef nito is hindi rin siya maganit. Malambot siya. Tapos meron tayong siomai din dyan. Ayan, hindi ko na nga alam kung anong uumpisahan ko eh. Tapos meron tayong chow fun. Ito na tikman ko yan sa Singapore. Pero hindi to bias ha. Sa tingin ko, kanya-kanyang way lang yan ang pagluluto. And syempre, dahil iba-ibang chef, iba-iba din yung timpla. Pero I prefer na yung chow fun na natikman ko. Siguro nagre-retain lang sa akin yung taste niya, yung nasa Singapore. Ayan, tapos ito yung kanilang chicken feet. Oh, sangka pa. Hindi ko nga alam kung kakamayin ko, gagamit ko yung chopsticks o magkukutsara ako dyan. Eh kasi naman, ang hirap pagka nagbablog ka tapos ganyan kasasarap yung mga pagkain na sarapan mo. Parang gusto mo na lang kamayin. Ayan. Tapos eto yung siomai. Tingnan nyo naman. Madulas siya kasi syempre bagong steam. And ayan, tinuso ko na lang. Pero kitang-kita nyo naman, diba? Ano siya, bouncy siya. And ayan, oh, iniligo na natin sa sauce, sa toyo mansi na may chili. And ang mapapansin nyo dito pag hinati ko, ayan, solid na solid pork. Tapos makikita nyo din dyan yung laki ng shrimp na nasa loob nyan. Ayan, oh, tapos papaliguan mo ng chili oil. Ayan, oh, medyo naglalaway na ako dito. And medyo late upload lang tayo. Bago nag-uulan, nakapasyal kami dyan sa Binondo. And ito ay biglaan lamang dahil si ate ko ay nag-crave sa mga pagkain dito sa Binondo. So ito na, masarap dito guys ay yung pinaka-sauce niya. Ayan, ito nga, pinapakita pa ni ate sa akin. Oh, kalaki daw nung shrimp. Tuwan-tuwa siya dahil craving success. Ayan. Yan o. Tapos eto, may shrimp yan sa loob. Tapos medyo matamis-tamis yung sauce niyan. Eto pa yung isa. Oh. Giliw na giliw siya dun sa loob ng siomai. Yung shrimp sa siomai. Ayan. Tapos eto, tinikman na natin. Satisfied naman ako dun sa sauce. Kaya lang merong mga toppings na. Yun nga ang mahirap pagka nakatitim kayo ng masarap na i-compare nyo talaga dun sa mga natitikman yung food. Ito naman yung asado. Itong asado, so-so. Yan ang aking opinion. Kasi nakatikim ako ng asado na smoky talaga yung flavor ng meat. Ito, medyo hindi eh. Ayan. Pero masarap naman. Siyempre, laman chan yan. Kakainin natin yan.
Ayan. So, eto mabilisan lang guys. In-speed na lang natin yan. I-pause nyo na lang. Or, pwede nyo naman siguro makita sa Google yan yung mga prices ng mga ino-offer nilang mga food. Ayan. Yung mga noodles sila. Tapos, after ng wagging, eh, naglakad-lakad kami. Napunta kami dito sa isang stall. Sabi ko ay mag-take out naman tayo ng toasted siopaw. Ayan. So, eto na nga. JB Tan Siopaw Corner. Yan, dito kami napunta. And just across this, eh, another branch ng Waying. Ayun, no? Ang haba ng pila. Dun sa isang branch na punta namin, good thing maaga kami. Dahil wala pang masyadong tao. Pero dito sa branch na nadaanan namin, eh, napakahaba ng pila. So, lakad, masakit na ang paa. Napunta na kami dito sa Lucky Plaza. At dito na kami nag-lunch. Nag-Japanese naman tayo. Japanese nga ba? O, Japanese yan. Tempura eh. Ayan! So, eto na. Isa na namang open kitchen tayo. And dito ang nagustuhan ko yung noodles. Ayan! Pero medyo nagsungit si Buntis yung nagsuserve dyan. Kasi hindi ako makadecide kung anong ordering ko. Ayan. Tapos, eto na yung order natin. Ayan, noodles. So, o-order ka sa kanila. Then, yung mga garnish niyan sa taas, kukunin mo na lang dun sa corner at saka yung mga sausawan. Ayan. Tapos, binasag natin yung egg na malasado. I-mix-mix mo. Ayan, oh. So, may mga food din kaming tinake out dito. At saka dun sa Waying. At saka dun sa isang stall na binilhan namin ng toasted na siopaw. Ayan. Ito masarap to pagka gutom na gutom ka. Pero pagka hindi ka masyadong busog, eh, medyo parang nakakaumay. Yun lang ay aking opinion. Okay, guys? Tapos, eto, meron tayong crab stick. At saka syempre, yung tempura, yan ang pinakamasarap dyan eh. And si ate ko, kayang umubos yata ng isang dosena niyan. Favorite niya kasi yan. Ayan, oh guys. Tempura sauce. Oh. Tapos lalagyan mo ng wasabing konti. Tapos yung kanilang shredded na meat. Ayan, oh. Nandyan sa ating noodles. Pero, just in comparison lang guys, ha. Mas gusto ko yung branch nila na nasa SM North EDSA. Siguro, depende lang yan sa mga branches. Di ba minsan ganun naman talaga? Pag merong kinakainan, yung isang branch, eh, mas masarap kesa dun sa isang branch. Yun. So, ako, mas preferred ko yung nasa SM North EDSA. Ayan, no? Pero, ang sarap, diba? Nakakalaway, oh. Tapos, paglabas namin, eto namang Maying. Diyan kami bumili ng lumpiang sariwa. Tapos, nag-take out lang kami dito ng chicken curry. At saka yung famous nilang fried chicken. Dito sa Sincerity. Kung na gagawin kayo ng Binondo, ito ay kilalang-kilalang restaurant. Ayan. So, nandito kami sa Lucky Plaza. Ayan, o. Oh. Ito hapon na to. Mga 4, 5, mga ganong oras. And makikita nyo, medyo dumadami na yung tao. And maganda lang, pagka nagpupunta kayo sa ganitong lugar, yung hindi kayo nagmamadali. Yun yung na-appreciate namin ni ate. Wala kami hinahabol ng oras kung saan kami mapunta, kung saan kami abutan. Ganun lang. Kasi pag nagmamadali ka, nakaka-stress. Tapos may chance ka pa na, syempre, makapagpahinga. Ito na yung famous fried chicken nila. Nag-take out lang kami kasi hapon na. Ito na yung ating lumpiang sariwa ng Maying. Tapos ito na yung chicken curry natin. I highly recommend. Masarap yung kanilang chicken curry. Ito yung sticky rice yan na nakabalot sa lotus leaf. Tapos, roasted duck. Yan, nag-take out lang kami. Kaya, dito muna nagtatapos ang ating lamyerda. So, don't forget to subscribe. My hope, love. Till next time. Bye!